For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Let's pray, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo. Buti yan sa amin, katapatan. We pray na kami po ay magpapalain sa inyong mga salita ngayong umaga muli. Nasalap sa aming mga bisita, Panginoon, sa aming mga nagkatapat, Panginoon, sa panambahan. Alarin nyo rin po may mga sakit. Brother James Lord na medyo nahihilo, Panginoon. Kadecover siya agad, Panginoon. So, we pray na kayo pong mabas-bas, mag-ingat sa may lingkod, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. So, title po nito is Blessed Man. Blessed Man. Alam niyo po yung pinagpala? Parang napag-usapan din natin kailan lang yun, di ba? Ay sabihin yung pagpapala, mga bata. Pagpapala. Blessing. Pag hinataw kayo sa puwet, ano yun? Pagpapalo yun. Pero pagpapala, ano yun? Blessing. Ano nga yung blessing? Anong example ng blessing, Yessi? Ano nga, ano? Anong blessing mo ngayon? Ha? Miguel, anong blessing mo? Laguin niya, patayin niya na, patayin niya na. Anong blessing? Blessing, Peter. Naku, parang walang mga blessing itong mga to. Marami, si Daddy. Anong blessing ni Daddy? Blessing na. Okay, buhay. Nanay. Good health. Ati Jamie. Nakarating dito. Si Hannah. Nagkaroon ng Bible. Yan, tama. Ano pa? Si Jana. Safety sa bawat araw. Safety. Si Rian. Ito din yung blessing. Yung binibigay sa inyo ng Diyos. Kasi lahat po yan, kontrolado ng Diyos yan eh. Kaya po yung mga taong hindi Kristiyano, bihira nyo marinig sa kanila yung blessing. Pag nagising sila, okay lang yun. Ganun talaga eh, gising. Diba? Ay, may pagkain. Of course, nagtabaho ko. Diba, may pagkain. Ganun yan. Pero pag Kristiyano ka, nag-pray ka, nagpapasalamat ka, kasi yan ay blessing lahat, binibigay, diba? So, mayroong ibang mas bless sa iba, diba? Yung iba, umaapaw. Yung iba, sobrang lusog. Katulad ni Michael, diba? Kanina, sabi ni nanay, good health. Ito, talagang good health. Saka si Lian. Si Chelsea, medyo kulang. Wala. Ito, sakto lang yung alam niya. Si Jacin, tumataba. So, ano pa yung mga blessing? Pera, di ba? Anong alam na alam natin eh. Bahay. Uy, may bahay. Very good. Ang hirap nung walang bahay. Dati, nag-renta lang kami. Pero okay din. At least, may bahay pa rin. Nag-renta. Trabaho, kalakasan. Talino. Diba? Diskarte. Yung magulang mo, meron kang magulang, blessing yan. Kung wala, at least may nag-guardian ka, diba? Sabi ka na safety. So, kaya pag-aaral natin ngayon, blessed man. Blessed man. Ibig sabihin, itong taong to ay pinagpala. Gusto niyo ba rin ganon, Benz? Palain ka? Gusto mong blessing? Anong gusto mong blessing? Bahay. Si Kenneth. Si Michael. Bahay din. Iba naman, hindi pa na ano. Si Rain. Bahay. Lahat talaga bahay. Saan niyo gustong bahay? Eh, bahay naman kayo ah. Gusto niyo malaki. Si Justin. Anong gusto mo? Mga bahay, no? Kailan ni Solomon? Solomon, yung pinakamatalinong tao. So, anong hiningi niya sa Diyos? Talino. Kasi sabi niya, kung matalino ka, yung bahay, makukuha mo yan. Yung pera, makukuha mo yan.
Diba? Yung asawa mo, kuha mo yan. Lahat yan. Huwag nyo makakalimutan, kaya nga tayo nag-aaral, amen? At tumalino kayo, so ganun yung hiningi yan, blessed man. So, sino ang pinagpala dito? Lahat tayo, kaso yung iba nga mas blessed sa iba. Kaya pag-aaral natin ngayon, paano tayo ma-bless? Diba? Kasi ang Diyos naman, nasa kanya lahat yan eh. Kaya niyang ibigay sa inyo lahat, alam niyo ba yun? Kaya niya yan. Makita niyo yung stars and moons, alam niyo, napakalawak nun eh. Lahat yun, siyang gumawa nun, tapos wala naman nakikinabang. Nakikita lang natin, kumikinang. Pero gano'ng kahirap gawin yun? Diba? Sabi lang, kahit nasa pinakailalim ng lupa, pinakailalim ng dagat, daming buhay dun, ang daming pagkain dun. Pwede ibigay sa'yo ng Diyos yan. Pero paano nga tayo, ba't hindi ibigay ng Diyos? Eh, may dahilan siya. Itong pag-aaral natin ngayong umaga, yung picture ng isang tao na pinagpala ng Diyos. So, para pagpalain tayo, amen? Literal. Na pagpalain, again, hindi laging kayamanan, pero minsan, madalas kasama yun eh. Makapansin nyo na laging sa illustration natin, yun ang pinakamadaling maintindihan ng tao, lalo mga adults. Mga adults, lagi yun ang hinahanap. Kasi pag meron ka ng pera, makukuha mo yung iba, di ba? Pero hindi lahat. Pero yun ang lagi natin picture ng pagpapala. Kahit sa Old Testament, panay ganun. Pag sinabi ng Diyos na blessing, sa umpisa, yung kababawan lang, yun yan, lagi, pera, pera, pagkain, anak, yan. Yan sa Bible. So, medyo simple lang po tayo ngayon. So, nabasa natin yung buong chapter. Napakaigli lang naman, di ba? 6 verses lang. So, paano tayo mabibless? Yun lang, ganun kasimple. Paano tayo pagpapalain? Lahat tayo gusto natin pagpalain, paano? Kayang ibigay ng Diyos yan, eh paano nga? Anong gagawin natin? Yan. So, number one, meron lang akong 3 points. At lahat po yun, nandito sa binasa natin. Okay, sabi dyan, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. So, isa-isa natin, ha? Pinagpala daw isang tao, yung lalaki or tao, na hindi lumalakad sa, pag sinabing counsel, ito yung mga, ano yung counsel? Payo. Or, actually, in a more general sense, yung iniisip ng mga wicked people, o yung gusto nila. Diba? Pag sinabing ungodly, ano yung sabihin nun? Pag sinabing godly, maka-Diyos. Pag sinabing ungodly, ano yun? Pabaliktaran. Ang dami dyang hindi maka-Diyos. So, pinagpala ka daw pag ikaw hindi lumalakad sa mga kagustuhan at mga iniisip at sa mga payo ng mga loko-loko. Siyempre. Or, hindi ka rin, sabi nito, nor stand it in the way of sinners. Ano yung sabihin ng stand it in the way? Ibig sabihin, papunta dyan yung mga loko-loko. For example, alam mo, dumadaan yung mga loko-loko. For example, sa pag-usapan last time, Las Vegas eh. Diba? Bira ka, alam mong puro kasalanan doon ka titira, diba? So ngayon, kung talagang nandun ka lang, doon ka na lumaki, doon ka pinanganak, wala ka namang means na umalis, hindi naman mga kasalanan yun. Pero, ang pinagpalang tao daw ay wala doon. Kung kaya mong umalis, umalis ka na. Meron pang mga, ano, North Korea, China. Sino gusto pumunta ng China dito? Ha? Doon nga nang galing yung virus eh, di ba? So, isa yung sa mga talagang ayaw mong pumunta sa China kahit mayaman sila doon, wala silang Diyos doon. At yung mga sumasamba sa Diyos doon, pinapatay din. Pinipersecute. So, bless ba ang China? Di ba kina? Hindi, kiniiwasan nga natin, pero ginagamit natin yung ginawa nila. Ano? Kasi nga, minsan, gusto natin yung matipid. Nitipid tayo. So, hanggat maaari, kung pagpapalain din tayo talaga, huwag tayong gumamit ng galing sa China, kung gaya. Kung hindi. But anyway, sa more practical sense, marami, mga, ang actually point number one ko is, how is a man blessed? Paano tayo pagpapalain? Paano pinagpapala ang mga tao? Number one, staying far from the wicked people. Ganun ka simple. Diba? Lumayo ka. Bakit andiyan ka? Bakit yung iniisip nila, iniisip mo rin? Kasi pinakinggan mo sila eh. Bakit ka nasa pak? No?
Nasa pa ako, hindi naman ako nakikipag-ano, pero nasa pa ako kasi nasa daan ka eh. Alam mo, rambulan yung, ano, yung place na yan. Diba? Diyan ka pa gumala. Diba? Noong mga panahon pa ni Daddy, yung tondo daw, ganun yun eh. Kasi dito kahit sa Marie, may mga place daw ganun. Talagang maraming loko-loko. Actually, naalala kong bata ako dito sa Baybay Sapa. Ito si Dadlisel, wala pa tong wala pang bahay dito, kahit isa. Inabutan ko yun, yung Baybay Sapa. Tsaka yung mga taga dito sa kabila, nagbabatuan. Kasi dito kami nagbabike eh. Ganun yung mga nagbabatuan yung mga bata. Kala ko naglalaro lang, nag-copy ko na siguro. Eh kung ano ka, ha? Hanggang ngayon? Sino ba mga taga dito? Yung ano po? Anong tawag nyo dyan? Anong tawag din sa lugar dito? Sa kabila? Sapa po. Sapa? Dito sa inyo, bye-bye Sapa. Dito sa kabila? Sapa lang. Kasi mas malaki ito eh, di ba? Sa likod natin. Naalala ko yun, nagbabatuhan eh. Kasi maglalaro kami, ito nagbabatuhan dun. Eh kung loko-loko rin ako, eh gusto ko mag-bike eh. Hindi sa pula ko, di ba? Kahit hindi ka wicked, pag nasa daan ka ng mga loko-loko, ano mangyayari sa'yo? Madadami ka, di ba? Hindi ka blessed. So, sinasabi ko ito mga bata, na isa pa muna, bago yung application. So, sabi nyo, nor seated in the seat of the scornful. So, minsan, di ka nga gumagala, kaso, naupo ka naman sa mga, ano, chismisan. Ano, naupo ka dyan. So, dito wala eh. Pero meron dito ang tambayan, di ba? Meron yung tambayan dito. Yan, eh nakarinig ka ng mga chismisan dyan, yung mga galit sa buhay, mga miserable buhay, nagkwentuhan dyan, nakinig ka naman. Okay? So, anong nangyari sa'yo? Hindi ka blessed. Ma, gugulo din ang utak mo. Bandang huli, gulo din ang utak mo. Inulit ko lang. Pero actually, ano pa nito is, yung figurative nito, pag sinabing sit in the seat of the scornful, ano ba yung scornful? Ito yung mga lakas mang asar. Kung ano yung may negative, doon ka. Eh, nakita mo, ito, itong gagandang lalaki natin, gagandang babae natin, yung mga taong ganyan, lahat siya may makikita. Ito, tabingi yung ganyan, ito, mataba, ito, mapayat, ito, maitim, ito, lahat siya may makikita, may nakasama na akong ganun eh. Ang hirap na kasama nung ganun, no? Ito, kulot, salot to. Ito, straight. Wala eh, kahit sino ka pa eh. Ano pa? Ito, uhugin. Ito, lahat. Wala kang lusot. Naging ganun ako din dati kasi nga, naglolokohan kami. Lahat ng classmate namin, may bansag kami. Tapos, nandun lang kami sa kanto, tatawaan lang kami. Ang hirap ng ganun, amen? Huwag kayong maging ganun. Kaya, ibig sabihin yung seat in the seat of the scornful, ibig sabihin, maging ganun ka rin. Okay, so ulitin natin, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Ibig sabihin lang yan, lumayo ka sa mga loko-loko, sa mga wicked people. Lumayo ka dun. Pagpapalain ka ng Diyos, yun pa lang, ha? Kasi wala ka nang magawa, hindi mo sila kayang baguhin, wala kang kakayanan, alam, mga bata. Anong gagawin mo? Umiwas ka na lang. Amen? Gusto niyong pagbalain? Number one, iwasan mo lang yun. May kaibigan kayo, kapitbahay, kaya nga gusto ko si Pamela, sabi niya, ay kami po, hindi kami mahal lumalabas sa alis ng bahay. Kasi nga, diba, iniisip ng magulang niya, alam mo, pulot mo sa kapitbahay mo, wala, dito ka na lang. Lalo nga kami itong mga bata, homeschool yan, kahit dati pa, wala pang pandemic. Kasi naisip ko, public school, private school, kahit Christian school, ewan kong, parang may kumukontrol sa kanila eh. Hindi mo maituro talaga sa kanila, yung dapat mong ituro, ipapractice sa kanila, yung dapat nila practice, paiwasan sa kanila, yung dapat nila iwasan, hindi. So sabi ko, ano ba kailangan ng bata sa schooling? Eh, yung mga basic naman, yung mga skills sa math, science, especially sa pagbabasa. Pag magaling na sila magbasa, magaling sila mag-isip, edi feed mo na lang yung kailangan nila, eh bakit mo bibigyan ng unnecessary activity na ikugugulo lang utak nila? Eh ganun na ganun, exactly yung nangyayari sa libutan. Mga bata yan, mga bata pa po, TikTok na.
Sabi ko, itong babastos nitong mga to. Naisip-isip ko lang, paano inaalaw ng magulang nila to? Diba? Eh kasi, walang pakialam din magulang. Baka yung magulang nila, ganun din. Nakakita ba yung mga ganyan? Kahit ang tatanda na, minsan sila pa yung nagbibase ng ewan, mukha na silang ewan. Wala eh, kasi ganun. Ganun ang utak eh. Kahit ang mga bata, lagi ko sinasabihan, na dibuti, pinad niyo ako sa Facebook. Sabi ko, itong mga to, bata pa kung ano-ano na. Ang utak nyo, laging boyfriend, girl. Hindi nyo pa kailangan yan. Amen? Amen. Galag ka muna sa ito, ano pang buhay? Ano mang gagawin ko sa buhay ko pag laki ko? Bata pa ako. Nakita ko yung kapitbahay ko, agad nag-asawa, nahirapan sa buhay, gagayain ko pa? Diba? Ba't sila naman agad nag-asawa eh? Kasi puro yun ang iniisip eh. Diba? Ngayon, kung masipag ka naman, matalino ka, madiskarte, sige. Pero yun nga, bihira yun. Kasi nga, pag puro ganyan iniisip mo, madidistract ka din sa mga bagay na importante. Men, kaya yun, lumayo ka dyan, number one, yun lang. Ang laki ng improvement mo sa buhay, Kristiyano. Yung nakita mo kahit sa church, by the way. Ngayon, pag may loko-loko dito, hindi ko alam, kunwari, dumadami na tayo. Kunwari, si ano pala. Kahit anak ko pa yan, Stephen, kunwari, loko-loko, sabihin nyo sa akin, amen? Para, kasi ako'y tatay niya, ako'y dapat nakakalam nun, di ba? Kunwari, si ano pala. Sino ba? Kunwari lang to, example lang ha. Kunwari, si Benz. Niyayaya kayo kung saan. Umaatin yan, kaso, pag wala na kayo sa church, loko-loko pala. Kunwari lang ha. Kunwari, gano'n si Benz, anong gagawin nyo? Sumbong nyo agad sa magulang niya, pero dahil nasa church tayo, sumbong nyo sa akin. Para maturuan, di ba? At kung talaga ayaw niya, layuan nyo. Hindi masama yun. Iba kasi tinuturo sa, nakakita na akong gano'n, mga tinuturo. Dapat lahat tayo magka-close sa church. And dami nyo sa church. Kaya mo ba yun? Hindi mo kailangan maging close sa lahat. Pero syempre, dapat at peace ka. Yung sinasabi ko, dapat. Huwag kayo mag-aaway. Ngayon, kung talagang loko-loko, iwasan mo na lang. O di at least peace din kayo, di ba? Ganda din yun. Peace pa rin yun, di ba? Kasi nilayuan mo. Napaka-importante ito, especially kayo mga bata. Pag loko-loko yan, nakita mo, hindi nakakabuti yung ginagawa niya, hindi nakaka-edify, hindi nakaka-build up. Layuan mo na. Amen? Simple lang, di ba? Pero kasi yung iba sa atin, nadadalay. Kasi gusto ko siyang kausap, kasi siya lang may cellphone eh. Kung ano man yan. Mga bata kami, ganun eh. Yung maraming kaibigan, maraming laruan. Yung mga maraming laruan, yung maraming kaibigan. Hindi mo kailangan maraming kaibigan. Amen? Piliin mo lang. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo. Nakakwento ko lagi sa inyo lahat. Dati may mga barkada-barkada rin ako. Nung nawala sila, pinalitan ng Diyos. Mas mabuti pa. Ganun yun. Ganun ang prinsipyo dyan. Amen? Okay. Si Michael, ha? Ano, yan. Kaibigan kayo lahat dito. Maganda. Minsan, nag-iiyakan kayo. Eh. Mga bata pa naman kayo. Pero, tinatandaan nyo, umiwas kayo sa masamang impluensya, syempre, kayo nang, kanino kayo lalapit? Ano yung kabaligtaran ng wicked? Yung mga godly, doon kayo lumapit. Amen? Amen. Okay. So, number two, sabi dito, hindi tayo magtatagal. Pakibasa po, ready, go. Is it the law of the Lord, and in his law working that great day and night, that he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So nakakita na ba kayo ng malaking puno? Ba? Itong puno namin sa likod, napakalaki. Dito may mga puno-puno rin. Pero sino yung mga pinakamalalaking puno? Kahit tingnan nyo sa Google map yan, tinitingnan ko eh. So pag naka-ano ka, pag naka-maps, pag naka-map ka lang, kita mo yung mga ilog. Diba? Kita mo yung ilog, bati, sapa, kitang-kita yan eh. Lagyan nila ng kulay blue. Pero pag nag-satellite mode ka, ano yung makikita mo doon? Hindi mo makikita yung ilog. Ano makikita mo? Puno. Tinignan ko yun. Ano ba to?
kulay green eh, di mga puno, pero pag nag-map, ano ako, view, tubig. So, nagugulat ba kayo doon? Dapat di kayo magulat. Kasi sabi dito eh, pag ang puno daw na itanim yan sa gitna, malayo sa tubig, mabuhay naman yan. Kaso, pwedeng mamatay, pwedeng mabuhay, pero hindi ganun lalago. Itong mangga dito sa likod namin, grabe. Yun, napakalalim ng ano yan, ugat. Diba? Kasi nga, yung sasabi sa Bible, pag ikaw daw ay mahal mo yung salita ng Diyos, pag sinabing delight, ibig sabihin talagang gusto mo, uy, babasa na naman Bible. Ito, saglit lang sa'yo to. Saglit lang sa'yo to, pupunuin mo to. Tatalunin mo pa ibang pasto, nabasa na yung Bible. Cover to cover. Ang haba niyang kaya yan, araw-arawin mo. Pag yun ang gusto mong gawin, gusto mo lagi salita ng Diyos, at sabi ito, meditate, kung sinabi meditate, nabasa mo, pagkatapos mo mabasa, iniisip mo, paano kaya yung gano'n? Ba't kaya gano'n? Amen? Ganun din pag nakikinig. So, hindi ka na nagbabasa, nakikinig ka pa. Ano yung sabihin? Siyempre, kasi, hindi mo naintindihan yung ibang bagay. Kanino ka makikinig ngayon? Nasa church ka, anong gagawin mo? Makinig ka na, di ba? Wala ka ng ibang gagawin sa church. Nasa church ka na nga, hindi ka pa makikinig. Eh, lalo na sigurado yan. Yung mga tinatanong ako sa ating dati dito, eh, nagbabasa ko ba ng Bible? Alam ko nang hindi, di nga umaatin eh. Di ba? Nakita niyo yung contrast? Pag mahal mo yung salita ng Diyos, ito lagi, Bible lang Bible. Kahit hindi ka ganun katalino, tatalunin mo yung iba. Pag mahal mo to eh, bibigyan mo ng panahon, hindi mo babaliwalain, alaala mo lagi, oy, oras na para ako mag-pray, oras na para magbasa ako ng Bible. Kasi sabi niya, ano mangyayari sa'yo daw? Mahal mo yung salita ng Diyos, diyan ka nag-meditate, ano mangyayari sa'yo? Hinahalin tulad ka sa isang halaman, sa isang puno, na mayabong. Kasi siya ay naitanim sa rivers of water. Ibig sabihin, malapit. Sabi niya, by the rivers of water. Ibig sabihin, nasa tabi. At dahil nasa tabi ng ilog yan, ano yun? Bakit ang lago ng mga puno sa tabi ng ilog o sapa? Ano meron dyan? Mood sa basura. Sustansya. Lahat umaagos dyan. Pag umulan, lahat ng sustansya sa lupa, di ba? Tapos ang dadalo yan, lahat yan sa sapa, sa ilog. Naiipon lahat ng nutrients yan para sa mga halaman, sa mga puno. So, ganun din ngayon kayo. So, yung iba sa inyo, kahit, hindi, gusto ko naman talaga magbasa, gusto ko, Lord, gusto. Nasaan ka ba pag Sunday? Di ba? Hindi mo minahal yung salita ng Diyos. Lagi ko sinasabi siya, kahit nasa church na nga, hindi pa nakikinig. Ano say-say nun? Diba? Parang talo ka pa nung andun, baka yung nasa labas, nagbabasa. Baka yung nasa labas, nakikinig sa YouTube natin. Ikaw, dito ka na, hindi ka pa nakikinig. Ano say-say nun? Diba? Baka hindi mo mahal yung salita ng Diyos. Mahal nyo ba yung salita ng Diyos? Opo. Dapat, mahalin nyo. Pag mahal mo yan, wala kang pakialam kung ano sinasabi sa'yo ng katabi mo dati. Noong nasa church din ako, ganyan yung mga nasa likod, mga dadaldalan eh. Kaya umuupo ako sa harapan. Ganun. Piliin nyo yung katabi nyo. Ngayon, pag tinabi kayo dyan, wala kayong magawa. Pero makinig na lang kayo, di ba? Ganun lang naman eh. Kaya nga may mic tayo, kompleto na kayo. Wala kayong excuse para din makinig. Amen? Ngayon, yung pagbabasa sa bahay nyo, nasa sa inyo na yan. Di ba? Kaya yung paglalaban nyo yan. Kasi wala ibang magsasabi sa inyo, hindi naman kayo pwedeng ano yun ni Pastor, oy, nagbasa ka na ba? Hindi pwedeng laging ganun. Amen? So ano yung dapat? Maitanim kayo sa tabi ng ilog. Spiritual, ibig sabihin nun, lagi kayo sa church, lagi kayo nagbabasa, mahalin nyo yung salita ng Diyos. At sabi nun, ano mangyayari sa inyo? Anong topic natin? Blessed man, pagpapalain ka ng Diyos. So number one, umalis ka doon sa mga masamang influence. Pare utak mo malinis. Walang kabastusan, walang kalokohan, walang kababawan. 'Di ba? Walang kamunduhan. Yung mga kasakiman, 'di ba? Mahiwalay ka na doon eh. So ano matitira sa iyo? Marami ka ng time sa Bible, 'di ba?
So, karamihan dyan, mga usapan namin ni Ate Glenda kahapon eh. Ayun, medyo... Yun nga, so, nagsisikap naman sila, pero... Ganun din, minsan pag ayaw, may dahilan. Yung sabi ni Kuya Rudy, hindi pala invited yun, umatin. Sabi niya, ang taong pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kahit sabi mo, hindi. Yung isa doon, sabi, eh, kasi kumakain kami. Kahit ano pa yan, naglalaba ako, may bisita ako. Regardless siya, pag gusto mo matuto ng salita ng Diyos, kahit anong ginagawa mo, kanina, tinawagan ako ni Brother Jay, sabi ko, ang aga, ginagawa ko itong ano. Naku, hindi ako makakapunta. Eh kung tinamad ako, wala dito si nanay, di ba? Wala dito si Len. Kasi gusto ko, lahat kayo makapakinig yung salita ng Diyos. Alam ko, importante ito. Kaya kahit anong mangyari, ang aga pa, takbo na ako eh. Ay, mamimiss ko si mga sanyo, si Hannah. Mamimiss ko si Hannah. Kaya sige, buti eh. Nandito kayo. Amen? Importante ang salita ng Diyos. Yun yung sasabihin. Kaya mahalin mo yan, ikaw ay pagpapalain parang isang halaman puno ang yabong. Bakit yung ibang Kristiyano may yabong? Ang daming ministry, ang daming blessing. Yung iba parang wala lang. Wala lang. Konti-konti. May konting blessing. May blessing po ako. Nagising pa ako. Tama, blessing naman yun. Pero, niwala ba kayo ibang Kristiyano pinagpapala ng gusto ng Diyos? Hindi man sa ano, especially spiritually, na ginagamit sila ng Diyos. Yun ang napaganda. Kaya lagi sinasabi kay Jason, natuwa kay Jason, at least kahit pa paano, nahirapan ko magbasa, kahit gano'n ginagamit siya ng Diyos pag-aakay. Diba? Ganun din kayo, mga bata, especially mga lalaki, kayo dapat tutukan ko eh. Diba? Kasi mga lalaki daw, mga ano yan tayo kasi sa ganitong bagay, tayo mainipin eh. Kaya tinututukan dapat kayo, si Kuya King mo, sabihan mo yan. Ha? Kasi kayo magdadala ng pamilya nyo eh. Mga lalaki, amen? Amen. So paano tayo mahalintulad sa isang puno na napakayabong, ang daming bunga, at hindi malalanta? Okay, spiritual, ano sabihin na malalanta? Yung mga Kristiyanong ano, dating atin ng atin, asa na si kapatid? Eh, nanghina na, ayaw nang mag-church. Nalanta, parang isang punong nalanta. Kasi kulang na ng nutrients, wala nang salita ng Diyos, hindi na nag-pray. Paano ka lalakas nun? Eh, kasi po, nasubok siya kahit na. Diba? Kahit masubok ka, kung matibay ka, lalim ng ugat mo. Diba yung mga puno yun, ilang bagyo nang dinaanan yan. Hindi natin alam, pero nandiyan pa rin. So, ganun din yung mga Kristiyano na matatag sa salita ng Diyos, kahit ano pang kulto mga kasagupa mo, walang kasinungalingan yan na po hindi mo kayang labanan. Amen? So, may kilala rin kami ganun, na tangay ng Yeshua. Kasi sinabi, ay, alam nyo ba, hindi Jesus ang pangalan ni Jesus? Nadala na. Ganun kabilis. Eh, sa ubang katangahan nun, alam nyo ba? Pwede ba magkamali yung pangalan si Jesus? Magkakamali yung mga Kristiyano? Kaya siya sa kanila, hindi, kami lang nakakalam. Talagang Yeshua ang pangalan. Pero yung iba, nakikiganyan din. Mga Yahweh. Sa Bible, sinabi dyan, the Lord, yun na yun. Walang ibig sabihin na iba yun, yun na yun. Kung wala magbida, Yeshua, Yahuwah, Yahweh. Yung ibang Bible, binago na rin nila. Mapagalingan, yun lang yun. Ayan, katulad nyo, nakita nyo, di ba? The Lord. But His delight is in the law of the Lord. Iisa lang yun, ang Diyos. Natunay, ang Panginoon. Amen? So, hindi ka mayayari ng mga ganun. Eh, sabi ng dating daan, sila daw ang tunay. Kasi lahat daw, ano, si Soriano lang, ano. Ah, ganun ba? Sige. Ay, si Manalo pala, ang sugo ng Diyos. Nawala ang church. Nung 1914, bumalik. Dahil kay ano, hindi ka maluloko basta-basta nun. Sabi ng Bible, the gates of hell shall not prevail against the Church. Tapos, maniniwala kay Mormon, kay Joseph Smith. Kung matatag na salita ng Diyos, hindi ka maluloko. Amen? Amen. Sino gusto yung maluloko dito? Di ba? Kung hindi ka nakikinig, madali ka maluloko. Niwala kayo.
So number one, anong gawin natin? Stay far from the wicked people. Lumayo ka sa mga loko-loko, sa mga ungodly. Number two, mahalin mo yung salita ng Diyos. Para ma-feed ka ng ma-feed, pupunta ka sa dapat mong puntahan, makikinig ka sa dapat mong pakinggan, ikaw ay magiging mayabong, matibay, na parang isang puno sa pananampalataya. Amen? Then lastly, ito medyo mahaba ito. Sabi dito sa verse 4, ito yung kabaligtaran. Okay? Ito yung kabaligtaran ng godly, ito yung kabaligtaran ng blessed. Tingnan natin. So, pakibasa po. Ready, go. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Okay, so ito po yung kabaligtaran, ha? So, masama ba yun? Medyo pag tinignan nyo, parang naitindihan nyo ba? Okay, pag sinabing drivet po yan, ha? Drivet. The wind drive it away. So, sino dito ang ano? Eh, mga mapayat, di ba? Na... Nasubukan nyo na ba lumabas, mabagyo? Ganun sa YouTube na ganun. Nakaloko-loko. Ang lakas ng bagyo, lalabas yun. Tapos... Diba? Lalo pag yun, sino Chelsea, sino ano... Natanga yung gay ng ano, di ba? Ng hangin. So, ano yung chaff? So, yung chaff po is, hindi naman masama yung chaff eh, pero, alam mo ba yung chaff? Ito yung, kunwari, nag-gana tayo ng bigas. So, ang ginagawa nila, nung mga wala pang modern technology, ginagawa nila, yung bigas, di ba, dinidigdig yan para humiwala yung, ano nga, yung balat. So, ang ginagawa lang yung kahit mga matanda, ginagawa lang, ginaganya, no? May babato nila, di ba, sa hangin. Tapos dahil yung mga magaan, yung mga hindi mabigat, hindi sila bigas, ano, tatangay ng hangin yun. Tapos, lalaglag na. Sa malalaglag dito sa lalagyan ko, yung bigas. Diba? So, ano masama dun? So, hindi mo gustong tinatangay ka lang ng kung saan-saan. Nalala niyo memory verse natin sa ano? Yung toss with the wind, yung children. Ano yun? Anong ano yung verse? Kalimutan ko rin eh. Oh, tama, 4:11-14. Bali 13:14. Ano yan, sabi doon, kinumpara sa isang mga bata. Yung mga bata, ang daling tangayin. Eh, paano matanda ka na, para ka pa rin bata? Sabi siya, ah, si Chris, ah, sa Bible, ganito sinabi, ah, ganito sa Bible. Ang dali mong tangayin kasi nga, hindi ka naging matibay sa salita ng Diyos. Diba? Hindi mo alam eh. Kung sino nag-gaya sa'yo, ang dami namin nai-share ng gaya. Eh, ako po, galing na po kung saan-saan eh. At para sa kanila, parang positive pa yun. Para sa kanila, ako nabaptize na ako. Sino ba nakausap ko gano'n? Nabaptize na lang siya sa lahat eh. Tawa-tawa pa siya. Sabi ko, hindi po positive yan. Ibig sabihin nito, hindi stable lang ano mo. Ibig sabihin, either hindi ka ginagabayan ng Diyos sa tama or ginagabayan ka kaso, kung sinong makausap mo, doon ka na. Diba? Kaya ako po, kaya lahat, pinipreachan natin, tinutuluan natin kayo lahat. Pag nakuha kayo ng momon, kung sino man yan, hindi ko kayo hahabulin doon. O Miguel, bakit nasa momon ka na? Hindi na kita hahabulin. Kasi tinuruan na kita eh, diba? Nasa sa'yo na yun. Dapat natutunan mo yan. Pag hindi, ikaw ang mayayari, diba? So, ang ungodly daw, hindi maka-Diyos, parang gano'n. Kung nasa ng hangin, tinangay na. Diba? Sa amin, sa church, Mother Church, naranasan ko lahat yan, nakita ko lahat yan. Minsan marami kami, minsan konti, minsan marami, minsan konti. Ano nga sa mga ibang kapatid natin? Na dati, active, praise the Lord. Ngayon, wala na, hindi natin makita. Ayun po, siyempre, iba, tanong ni ba, saan na si kapatid na ganyan? Nag-church po ba yun? Lumipat ba ng church yung iba? Lumipat yung iba? Hindi. Sa bahay na lang. Ang klaseng Christian. Na-offend kung kahit sino man ma-offend ka, at least lumipat kasi matanong church. Diba? Pero iba sobrang hina. Nagkaroon lang ng problema sa buhay. Hindi na nag-church. Nakakalungkod, amen?
Nagiging ganun ba kayo? Kung hindi kayo magiging godly, kung hindi kayo magiging aral, salita ng Diyos, ganun din kayo, sigurado yun. Hindi nyo masasabi kung ano yung darating sa inyo eh. Alam nyo ba yung problema na darating sa inyo? Hindi. So kaya ang parang puno ngayon, magpakalago-lago ka na. Diba? Magpakatibay ka. So number three natin, standing firm in the faith. Yan ang mga taong pinagpapala. Una, lumalayo sa mga wicked people. Pangalawa, mahal ang salita ng Diyos. Pangatlo, tumatayo. Ibig sabihin, pag alam mo nung tama yan, huwag ka nang tama nga ba yun? Naaral na natin yan eh. Ibig sabihin, panindigan mo na. Okay? Stand firm. Eh sabi dyan, no? Kasi yung kabaligtaran ito. Okay? Ang kabaligtaran ng dinadala-dala lang, yung firm siya sa pananampalataya niya. At sabi dito, therefore the ungodly shall not stand. So yung kabaligtaran ng stand, and not stand, is stand. Ibig sabihin nito, kahit husgahan ka, ikaw ay tatayo. Ibig sabihin nun, hindi ka mahina. Amen? Amen. Tagal kaya kayo? Palagay nyo. E minsan nga sa preaching, di kayo makatagal eh. Ang tagal na mo kasi ng preaching sa Baptist eh. Eh ganun talaga, kailangan tayo matuto eh. Sa Catholic, 30 minutes lang. Eh lalong di ka makikinig dun, di ba? Hindi ka pa tinatanong, di ka pa kilala ng pare, hindi mo na siya kilala. Wala rin siya pakialam sa'yo, basta sumusweldo yun, okay na eh. Oh. That therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So yun din ang napansin ko sa church. Bakit yung iba hindi tumatagal sa church? Kasi wala silang ginagawa para sila yung maging firm sa pananampalataya nila. Eh sino tutulong sa'yo? Tutulungan ka ni pastor ilang araw, ilang linggo, ilang taon. Pero bandang huli, eh sino tutulong sa'yo? Sarili mo. Diba? Hindi kita kayang dalhin hanggang ano. Si pastor may problema ding iba. Tapos ang daming member. Tapos ikaw, gusto mo, ikaw lang ang ano, kaya ba ni pastor? Hanggat kaya, kakayanin. Kaso hindi. Diba? Pag naturuan ka na, ikaw na. Ilang milyong beses na narinig na, umatid kayo na church, umatid kayo na church, basa, pray. Ilang milyong beses yung didinig yan, paulit-ulit. Tapos hindi mo pa rin gagawin. Ito rin yung problema, di ba? Sinabi nga, makinig. Makikinig ba ako? Pag nag-decide kang hindi, di bahala ka sa buhay mo. Di ba? At maraming gumagawa nun, nakakalungkot, pero, well, di natin sila hintayin. Di natin sila kayang hintayin lahat. Amen? Yung mga seryoso salita ng Diyos, magpapatuloy yan. Yung mga hindi seryoso, may iwan lang yan. Ganun yung na-observe ko. Ganun din kayo. Ngayon, kasama nyo ngayon yan. Pag hindi yan, ang gusto lang yan sa church, yung CR, kaya gusto ko sumiya, nag-church, gusto ko yung CR eh, gusto kong mag-flash eh. Wala, hindi tatagal yan kasi pag lock mo, meron ka na rin flash o ano, ayoko na mag-church. Diba? Ganun yun. Ang dapat pinupuntahan sa church, ano, Kenneth? Anong pinupunta mo sa church? Anong dahilan? Rain? Para matuto. Para matuto ng ano? Kalokohan? Bible. Yun, salita ng Diyos. Alam mo, gusto mo malaman ano ba sinabi ng Diyos? Anong gusto ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos? Anong plano ng Diyos? Anong diskarte ng Diyos? So malaman lahat yun. Kasi lahat yun, ikaw pagpapala mo. Doon ka pagpapalain. Amen? Matapos na tayo. Okay? Ano lang mensahe natin? Ang Diyos na nagbigay sa atin ng pinagpalang tao. Gagayahin na lang natin. Hindi na mahirap yan. Okay? Umiwas ka sa masama. Mahalin mo yung salita ng Diyos. Pag alam mo na, manindigan ka na. Tapos. Amen? At pagkatapos na, anong kasunod naman? Blessing. Actually, kahit sa sanlibutan, ganun yan eh. Sino yung mga pinagpapala? Matalino. Matibay. Diba? Sa pagsubok. Ganun yan. So, sa case natin, yung pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos na mataranasan niyo yan, magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Sabi sa dito, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay? Hindi, magagaling yung mga ano, kilala ko ngayon eh.
Meron silang diskarte. At yung mayaman sila. Hindi, sabi sa Bible, pag ungodly ka, yari ka bandang uli. So, kayo na magitiwala. Hindi, yaman nila eh. May panahon ng Diyos sa kanila. Amen? Hindi pa natin nakikita ngayon, pero may panahon yan. May basahin natin din sa Matthew 5. Dito kasi medyo parallel dito eh. Sabi dito, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Ito yung mga umiiyak sa tamang dahilan. Ha? For example, soul winner ka, iniiyak mo yung kaluluwa para maligtas. Ikaw ay mag-comfort. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. O sino yung meek? Mga humble. Ito yung mga na-save. Diba? Sa dami kong na-soul win, nakausap, sino yung sino mahirap maligtas? Alam nyo kung ano yung common sa kanila? May yabang. Ang yabang. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Ayaw nilang aminin, nagkamali sila, hindi nila alam paano sila maliligtas. At tinuro sa kanila kasi nungalingan, ayaw aminin. No? Paano maliligtas yun? Yun nga. So, pero pag ikaw ay humble, ikaw ay maliligtas. Pag sinabing inheritor, kasi bandang uli, tayo po ay, di ba, sa langit and then dito, sa new heaven and new earth. Okay. Verse 6, blessed are they which do hunger and thirst for righteousness. Yun yung sinasabi din kanina sa 2 and 3. Gusto mo, nag-church ka na kanina, mag-church ka na naman ngayon. Kasi hungry ka, di ba? Nakita niyo yung ano, itong anak ko si Stephen, itong malakas kumain eh. Nahugulat ako. Ang dahil mo nang kinain, kakain ka ulit. Di ba? So, walang masama yung sabata. Pero, pag maganda nito, dito ka na ugutom, amen? Nag-Bible ka ngayon, Bible na naman mamaya. Bakit? Kasi gutom ako eh. Gusto kong malaman na naman. Yung iba naman, nalaman ko ito ngayon. Gusto ko, alam ko, may mga bagay pang gusto malaman ako, malaman ng Diyos ako. Okay? Ang dahil pa ang ituturo sa akin sa Bible. So, gusto ko ulit. Dapat ganun tayo. Sabi ko, magpapalain ka. Blessed are the merciful. For they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart. Ito yung mga ligtas din ito, pure in heart. For they shall see God. Ibig sabihin ito, hindi ka madumi, hindi ka nasa church dahil nga yan, sa CR or something. Pagkain, sa bigas, kung ano man yan. Dahil si Pastor Pogi. Hindi naman, di ba? Hindi yun ang dahilan, mababaw yun. So, pero pag pure ang puso mo, ano, papalain ka ng Diyos. Amen? So, ngayon pa tayong tatlo, blessed are the peacemaker, blessed are persecuted for righteousness sake, blessed are ye when men revile you. Kung ikaw ay pinipersecute na dahil salita ng Diyos, dahil sabi ni Pamela, di ba, inangaasal daw sa kanila dun. Sabi sa inyo, yung mga mangasal yan, wala magagawa yan. Kasi mo, kausapin natin. Wala naman yan, hanggang dyan lang yan, pag wala silang kaharap na marunong. Ang gusto nilang tirahin, yung mga bata, yung mga mahina. Subukan nyo yan, kausapin natin. Di ako may pagsuntukan sa kanila kung ayaw nila makinig. Wala. Wala sila. Pero, walang dahilang maayos yan. Bakit kailan inaasal? Amen? Yan. So, sige. Salamat po. Mamaya, meron pa rin tayong Bible service. Tuloy-tuloy lang tayo. Amen? Doon ako mamaya sa inyo. Wala pala si Brother James. No? So, sige, let's pray. Panginoon, salamat sa kayo pong malulati sa aming pinag-aaralan, Panginoon. Natutunan namin ito. May mga bisita, Panginoon, pagbalain nyo ng yung mga salita. Natuto sila. Maging mauhaw sila, Panginoon, magutom sa inyong mga salita. Therefore, sila po yung maghahanap. Babalik-balik sila, Panginoon, sa inyong salita. Magbabasa, maikinig, nanalangin, Panginoon. We pray na kayo pong ikilos sa bawat isa amin, katulad ng ginawa sa aming buhay, Panginoon. Gawin nyo rin po, Lord, sa mga kabataan ito, Panginoon. Lubaki sila may takot sa inyong tamang takot sa inyo. Sila po ay maggalang sa inyo, galang, mahalin nilang inyong salita. At kami naman po ay umaasa sa pagpapala, Panginoon. At pinangako nyo po sa bawat isa na mamahalin yung salita at magpapatuloy at hindi usuko, magiging firm at aalis, Panginoon, kami sa mga presence ng mga loko-loko, mga wicked people. So we pray na kayo pong katuparan nito, Panginoon. Umaasa kami sa inyong mga pangako, Panginoon. Kayo mga pinupulit, pinasalamatan, sinasamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.